Jeff Takas, please subscribe. Guys, fishing adventure tayo. Gamit natin na itong ating sisik na 611 UL Gen 1, yung kulay blue. Tapos ito yung bagong reel natin. Yan, hindi pa siya naka-ready. Lalagyan pa natin siya ng leader. Ito yung Shimano na bago, Shimano Miravel 1000. Tapos ang line natin ay yung Eastern Hunter Hydra na Gen 2. Yan, 6LB. So try natin guys kung tayo makakahuli. Balita ko maraming hamod dito sa spot na to. So try na lang natin. So yan guys, nakaset up na. Nilagay natin yung ating leader na Relix Santara Max Shock Leader. At tapos yun 9 grams na lutak White Tiger. And then yan ating snap na Maria number 0. Ayan guys, kunan natin. Oh, ang layong ikas nga nitong ano, Hydra guys. Medyo itataas ko yung ating retrieval kasi mababaw dito. Baka ano, masumabi sa bato. Tatis guys. Ayan guys, kagat. Ah, hindi. Ano to? Parang bumigat ng konti. Ay, maliit na hamor guys. Ayan guys, maliit na hamor. Pangalawang cast. Ay, naku, napakaliit na sobrang. Kaya pa sobrang gaan yan guys. Wala, maglalaro na tayo nito sa ano, maliliit na isda. Ayan guys, maliit. Pangawalan lang natin. Tago siya sa bato. Ayan guys, kas ulit. Ayan guys, may kumagat. May kumagat. Ayan guys, effective talaga UL guys. Medyo maliit nga lang. Ayan o, kawaw baby hammer. Baby hammer guys, ayun o, sunod-sunod. Yun, nahulog na. Catch and release, yun. Marami ditong kwan. Mga bahura. Ayun guys. Hindi ko guys maipos gawa ng baka sumabit sa bato. Sayang loob natin. Ayan guys. Ooh. Ayan guys, may kumakap. Medyo malakas. Medyo malakas. Nice. Buti na itas ko agad yung ating ano. At na-retrieve ko agad para mabilis. Kasi may papasok niya sa bato. Yan, nasa baba na siya.
Yan guys, oh. Lakas dato. Mukhang mo. Yung good size guys, good size, nakadali. Pero ilalagay ko siya sa net kasi just in case hindi naman makarami, pakakawalan ko na lang. Yan. Dati siya ano. Para hindi siya mamatay. Nakaisa na tayong good size. Pag hindi na dagdagan, eh, release na natin mamaya kasi hindi naman siya mamatay kasi nasa net na may tubig. Yan guys, ito pa. Guys, ang layo. Nice. Napakalayo niyang ikas guys. Nakatatlong kagat na tayo guys, tatlong pakagat, kaso dalawa maliit, nilis na, nilis agad natin kasi lalaki pa sila, sayang naman. Mapansin nyo, medyo mayigpit yung vlog natin kasi mga hamurang isda dito, so para hindi agad nila may siksik sa bato. Mapansin nyo, kahit low ang gamit natin yan, ano ko, patas ang ating retrieve, gano'ng ano, maraming bahura. Eh, nagsisiksik sa, ano, sumasabit sa bato yung lure, sayang, nadudunit. Yan o, may kumagat ulit guys. Yun! Yun, ayos. Maliit lang siya guys, release natin, sayang. Maliit pa siya. Pero actually, yung ganito size, ang sarap niyang pamprito, ang lutong. Lumulutong siya, sarap pa pa rin. Kaya lang eh, sayang naman. Release na lang natin. Yan guys, oh. Release. Yun guys, oh, release. Tago agad siya sa bato. Yun, kumakagat. Naka-apat na strike na. Napakaramis na pala talaga sa spot na to. Kaya lang talaga ano, maliliit guys. Kasi yung ano, yung species na lapu-lapu na to, yung red hamur dito sa UAE, hindi talaga sila guys kung lumalaki compared do sa mga tiger or tsaka honeycomb na ano, na grouper. So talagang kwan, ewan ko, ba't ganun, parang mabagas na lumaki. Kaya bihirang-bihirang ka makahuli dito sa shore ng medyo maganda talaga. Pag nakahuli ka ng mga 800 grams hanggang 1 kg, napaka, yun yung pinakang malaki talaga. So far gusto ko yung performance ni Mirabel. Although sa mga ano, nagbabalak bumili ng medyo mid-range na reel. For your info guys, ang Mirabel, ang Ultegra pababa, kasama tong Mirabel na ski, ang protection ng kanyang anti-reverse ay Core Protect ang tawag. So hindi pa siya kapareho nung ating Stradic pataas na X-Protect. Kasi magandang quality guys pag X-Protect, kaya talagang mabenta ang Stradic kasi ano, may water repellent yung kanyang anti-reverse mechanism.
So kahit napapasok siya ng ano, ng tubig, or kahit mapasok man ng tubig, which is highly unlikely kasi may mga ano yan, may mga rubber dito sa mga pwedeng potential na pwedeng pagpasokan ng tubig, may mga rubber yan na kaya yun yung nag-stop sa ano, sa tubig na makaparating doon sa ating pinakang loob ng ano, ng ating rotor doon sa loob. So yung sa anti-reverse naman ng ano, ng X-Protec, yun nga, may water repair lang siya. So kahit mabasa siya, hindi nag-i-stack ang salt water doon or yung any water. So halos walang chance na mag-build up yung ano, yung salt. Kaya yun ang advantage. Kaya pag-stradic pataas, stradic, Banford, sustain, twin power yan. Slide guys, ay wala. Yun ang binabayaran natin dyan, mga ganyang mga features. Samantalang ang X, ang Core Protect naman ay meron lang siyang parang, yan, may kumagat pa dyan guys, malapit oh. Ang Core Protect naman ay meron siyang parang cover yung pinakang ano niya, at reverse. So hindi, wala pa rin siya nung tatawag na water repellent na kapag binasa mo ay parang dumaan lang yung tubig, as in dry pa rin siya. Yan guys, oh. Ang lapit na guys, dito sa kumagat. Release. Sumabit na isa nating load. 9 grams na to, yung kanina, 6 grams, yung makagat kanina. Medyo tricky talaga tong spot na to. Napakarami sabit. Baka ang problema dito, baka inaabot ko yung mga coral dun sa malayong yun, kaya sumasabit. Yun guys, may kumakat. Yun. Kumakat. Napakarami ulit guys. Yan. Pakinan natin ito pang-anim. Mukhang maliit ulit. Mukha hindi na makasamahan yung ating isang peraso. Ayan guys, oh. Ang liit na naman. At least nakapaglibang tayo. May kagat. Catch and release guys. Yun. Ganda. Yun. Layo. Sap talagang gamitin itong bagong yun. Kagat. Medyo malaki. Medyo good size. Yun. Oh. Medyo good size to guys. Alayang. Balikat ko eh pag nakataas. Okay, so sa tingin ko nasa good size to. Yun. Yun oh. Medyo good size guys. May kasama na. Nice. Wala po. Kadarama tayo. Wala po, wala po. Kaso maliliit ka dito? Ay, ano na lang. Kasi rin is pag maliit. Ayan guys, sumabit na yung loom natin. Bukas na lang ulit ang umaga. Wala, bitin tayo. Kasi dumating kami dito, 5:15 na. So yan, alas 6, 45 minutes. At least nakapito pa rin yung strike. Ayan guys, yung nahuli natin na hamol, dalawang piraso. Ating isisigang. Yan, hindi ko na lang pinakita yung paglilinis kasi kanina medyo buhay pa, makamareport tayo. Tapos yan, sinabang ko na ng dalawang hipon na binili namin kasi just in case wala akong mahuli. Yan ang luluto yung naming hipon. Ayan o. Bumili ako na sa dito sa Fujera Fish Market ng kalahating kilo. Tapos yan, ilalok natin, bumili na ako, bibili ko lang ngayon ng panglahok sa ating isda, yung sinigang, ito, luya, sibuyas, lettuce, at saka yung ating sinigang mix, nasa sinigang mix natin, yun, ito, yan guys,
sinigang mix para tayo may sabaw kasi malamig talaga. Yan guys, ano, ang lamig. So ano, mamaya pakita ko na sa inyo pagluto na yung sinigang natin. Ayan guys, luto lang ating sinigang. Yan yung hamon na nahuli natin kanina. Panalo, ayan ko.